Magandang gabi po mga kabudget. Ngayon ay magluluto na naman po tayo ng isang panibagong ulam. So ngayong gabi, isa po itong challenge kasi kung ano bang aabotin ng ating 100 pesos ano challenge, no? Kasi lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, medyo may kamahalan na ang lahat ng mga bilihin. So ngayon, mga ingredients na kakailanganin natin, hindi ko na iisa-isahin, no? Mamaya makikita na lang naman din kung ano yung mga ito para mas mapadali po tayo. So, umpisa na natin. Iyon ko na itong paglulutuan ko. Yan. So, yung manok, yung kalahating breast ng manok, nilaga na po namin. Ngayon, so, nilaga na. Kaya, instead na mantika yung gagamitin ko sa pag ano ng bawang at sibuyas, paggigisa, mas mabuting itong tubig niya, yung ano niya, chicken stock niya, para iwas tayo sa mantika. Okay na po ba yung camera? Ano nakikita niyo po sa ano namin? Parang na-stuck po yung camera namin. Ano pong nangyari? May mga ano? Okay na. Ano na? Dapat bago na din. Ay, okay na. Ah, okay na daw. Okay na po ba yung camera po namin, mga kabudget? Baka pwede po kayong mag-comment. Okay na po. Okay na po ba yung camera po namin? Yan, so parang okay na po ata. Ah, okay na. Salamat Geraldine. Yan, so ngayon, so pasensya na po kanina kasi nagkaroon po kasi ng problema dun sa ano ni Denny sa computer niya. Kaya yung luma po niya computer yung ginamit. Parang hindi po yata kaya ng luma computer niya yung ano. Yan, so naglagay lang po ako ng kunting tubig po dito sa ating kawali para gigisa ko po itong ating bawang at sibuyas. Yan. Para iwas po tayo sa mantika. Sa bagay, yung manok, kusa naman po yung nagmamantika. Kaya may kunti na po yan na mantika na galing po sa manok. Yan, pasensya na po kanina. Kaya po talaga pag live, nagkakaroon tayo ng technical ano issues. Ayan. So, yung nabili po sa 100 pesos, nakabili po na upo. Ayan. Tapos, may isang sayote. Yung sayote po, 7 pesos ang isa. Tapos, yung upo po is 30 pesos. Kalahati lang po yung gagamitin natin. Kaya, 15 pesos. Tapos, isang carrots, 5 pesos. Tapos, at sal 3. Sibuyas dahon. Balidos, tapos yung manok, kasi kalahati ng chicken breast lang po yung gagamitin natin. Ano po yung chicken breast? 58 pesos, so parang 20 pesos lang po yung
gamit po natin. Tapos yung repolyo po, 1 point lang po na repolyo yung gagamitin natin. Tapos yung repolyo naman ay 26 pesos yung buo. So kung 1 point lang, so parang mga 7 pesos lang po yung nagamit natin. Yan. So, ano ba ang mangyayari sa ating 100 pesos? Yan, okay na yung ano natin. Okay, lalagay ko na yung manok pala, hindi, nung nilaga namin na buo, tapos saka siya himay-himay. Kasi pag ganito, mapaparami po yung manok. Pero pag yung in-slice, hindi po siya marami po tingnan. Kaya yan, para medyo marami po siya, mapaparami po siya tingnan, ganyan. Hinimay-himay po yung manok. Yan, dagdagan lang po natin ng kunting tubig. Pag po lang yan. Yung nilalagay ko po na tubig, yung pinakuluan po nito ng manok. Tapos ngayon, maglalagay tayo ng toyo. Nung pinakuluan po namin yung manok, mga 3 kutsara po yun na toyo. Nung pinakuluan po namin yung manok, naglagay po kami ng kunting asin at kunting paminta. Yan, madali lang po itong maluto itong manok kasi kumulo na po ito. Ngayon, nilalagay po natin itong payote. Yan, islice lang po ng medyo pahaba po yung sayote. Yan, lakasan natin para mas mapabilis. Yan, ilagay lang natin sa ilalim yung sayote. Tapos, ilalagay natin sa ibabaw itong patoa, opo. So, ilalagay ko lahat yung opo. Tapos, hindi na po tayo maglalagay ng tubig. Kasi, usa na po yan magtutubig. Ayun. Lagyan natin ng kunting asin. Tapos, kunting paminta. Mamaya na natin yan ano. Yan, tatakpan lang muna natin. Tatakpan natin ng about mga 5 minutes. Tapos saka natin siya imimix. So, ngayon magkukunting na tayo. So, magkano ba lahat ang nagastos? So, sabihin natin yung manok. 30 pesos po yung manok. Yung ano po, yung opo is 15 pesos kasi kalahati lang po yung gagamitin natin. Yung sayote 7 pesos. Sabihin natin yung bawang, sibuyas, tuyo. Yung bawang, sibuyas, sibuyas, bumbay, at sibuyas, dahon, at tuyo. Sabihin natin 10 pesos lahat, pati yung asin at paminta. Yung atsal, 3 pesos. Yung carrots, 5 pesos. Yung repolyo, 7 pesos. Tapos, magkano na ba lahat? Pwede mo ng calculator. Okay. So ngayon, yung niluluto ko po ngayon dyan ay inaadobo ko po yung upo at sayote. Yung isang sayote at upo, yung kalahating upo po. Yung nakita niyo po sa picture, yun po yun. Kalahati lang po yun kasi masyadong malaki po yung upo na nabili. Kaya yung kalahati lang po ang inano namin. So, lahat po ay 77 pesos. So, may sobra pa. So, may sobra pa yung 100 natin. So, may sobra pa na magkano? 23 pesos. Sobra pa na 23 pesos yung 100 pesos natin. Magandang gabi po sa lahat po ng mga nanonood. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, huwag pong mahiya. Pwede niyo pong i-share po sa mga friends niyo din po yung ating ano natin ngayon. Yan. So, unti-unti na pong nag-ano po yung upo. Mimix na po natin ito. Yan. Kung mag-aadobo po tayo ng upo at sayote, huwag na po lalagyan ng tubig. Kasi pusa na po ito mag-tubig. Yan.
Yan. Saka madali lang po talaga lutuin ng upo at kayote. So kung gusto nyo ng mabilisan na luto, yan, tatlong kutsara lang po ng tuyo yung nilagay po una. Tapos nilagyan po ng asin at paminta. Titikman lang po natin pagkulang, saka lang po tayo maglalagdag. Yan, kung nakita nyo, talagang nagtutubig po siya ng busa. Oh, yung manok, di ba? Dumami po siya, tingnan. Yan po ang sikreto para marami po tingnan yung sahog po natin, hindi po natin siya i-slice. Kung hindi, himay-himayin po. Kasi pag inhimay-himay po siya, mas maliliit po yung pagka, ano po niya. Kaya mas marami, mas mapadami po siya na tingnan. Titikman lang, magtitikim po ako ng sabaw niya kung okay na po yung alat, kaya hindi na po tayo magdadagdag ng toyo. Kulang ng konting alat. Kung magdadagdag lang ako ng konting toyo. Yan. Anuin ko na lang, no? Idiritso ko na lang ilagay. Yan. Tapos mix. Oh, malapit na maluto. Kasi mas masarap naman dito pag itong sayote at upo, yung hindi lutong-luto, yung medyo crunchy, para mas masarap pa yung gulay. Yan! Yan! Isang ano na lang, isang takip. Mga 2 minutes na lang, luto na ito. Yan! Ito ang bilis, ano po? Nakapag-apunan na po ba kayo, mga kabudget? Kami hindi pa, kasi ito po yun. Ito po ang ulamin namin ngayon. Kaya hindi muna kami naghapunan. Yan! So, saan ba aabot ang ating 100 pesos? Anong magagawa ng ating 100 pesos? Yan, okay na ito. Oh, yan, lutong-luto na. Bilis ano po, mga kabudget. Bilis ng pagkakaluto. Yan, so luto na. Baka nagtataka kayo, saan ko gagamitin yung repulyo at sal, hindi ko nilagay. Ayun, may iba tayong putahe. Ayan, ilalagay ko na ito sa gayan. Patensya na kayo, hindi namin machinish yung camera kasi sila yung isang camera namin, ayusin pa po namin yun. Yan, so same po na kawali, yan natin lulutuin yung isa pa natin na putahe. Titignan nyo, ito po yung kanina. Ito po yun, no? Ito yung ating adobong upo at sayote. Yan. So, ngayon, dito sa, ano, sa kawali, lalagay ko po yung mga natira pa na, ano, chicken stock. Yan. O, hindi ko muna ilalagay lahat. Baka mamaya mapasubra yung tubig. Diba may sobra pa tayo na 27 pesos doon sa gulay at manok. Ngayon, bumili pa ako na utangon at saka bihon. Yan. So ngayon, magpapansit tayo. Kasi may sobra pa yung pera. So, yung bihon, nugasan na namin yan. Yan. Saka talaga, importante po talaga na yung bihon bago lutuin is hugasan. Tapos po, yung sutangon ay ating ibababad saglit sa tubig. Yan, ilalagay natin sa ibabaw. Yan. Hindi. Yung ginamit ko na po na tubig dyan sa pag ano niya is yung chicken stock. Tapos ngayon, lalagyan ko na kunting asin. Kunti lang po na asin.
Unti-unti, parang pinch lang po. Tapos yan, paminta. Uy, nahangin yung paminta, hinagdagan ko. Yan, timing yung pag-ano ng electric fan. Tapos, tapos, imix ko muna. Kasi lalagyan pa natin ito ng toyo. Saka yan po ang sikreto po sa pagluto ng pansit. Para papasok po yung lasa sa ng manok sa pansit, yung manok po ay ilaga. Tapos saka po yun ang gagamitin po sa ano yan. Lalagyan ko ng toyo. Yan. Bali mga 3 kutsara po ng toyo. Para magkulay itim yung ating pansit. Kasi yung pansit naman talaga is no, may kulay, hindi po siya yung putik. Yan. Ngayon, ilalagay ko sa ibabaw ang mga gulay. Yung gulay natin na carrot. Yan, yung isang carrot na 7 pesos. Yung ating 3 pesos na tal. Tapos yung ating repolyo. Oh, 1/4 lang po ito na repolyo. Yan. Baka nagtataka kayo, ano magiging sahog nito? Yan. So ngayon, lalagyan natin sa kunti na yung niluto po natin kanina. So po yun. So, maglalagay po tayo ng kunti. Yan. Natin sa babaw. So, para malagyan din siya na sahong ng manok at saka meron na siyang upo din at safety yung ating pansit. Yan. Kaya na kayo sa aso po namin. Tumatahong. Ngayon, tatakpan natin ito. Mamaya na po natin i-mix. Yan. Tatakpan po muna natin. Sana ay nakakuha po kayo ng idea sa akin. Paano po natin gawin ano po, mabudget po yung ano natin, yung pagbabudget po natin sa pamimili sa pagluluto po ng mga ulam natin. Yung sikreto ko po dito sa bahay, tuwing nagluluto po kami para hindi po maksaya sa gasol o saka sa panahon, sa lahat ay tuwing nagluluto kami maramihan. Kunwari, kung yung ulam namin sa umaga hanggat mari hanggang hapunan na yon. Ipapainit na sa tanghali, hindi na namin muna ipapainit, tapos ilalagay sa ref, ilalabas ng bago maghapunan, ilalabas, tapos saka siya ipapainit. Yan, para tipid po. Kasi, mahal din po ang gasol ngayon. Mahal po ang gasol. Tapos, siyempre, yung panahon po natin, yung pag-prepare, ganyan. Para po talagang makatipid. Yan, okay na ito. Kaya, imimix na po natin. Yan, imimix natin. Yan. Yan po yung apoy. Yan. So, yung 100 pesos po natin, nagkaroon tayo ng 2 ulam. Isang sutanghon. Di ba may nabibili po na isang piraso po ng sutanghon? O, yung isang piraso lang. So, isang pirasong sutanghon po ito. Tapos, isang piraso po na bihon. Yan. So, luto na po ito kasi po, madali pong maluto rin po ang pansit. Basta po yung pansit, binabad po sa yung sutanghon, binabad po ng 5 to 10 minutes po sa tubig, tapos yung bihon, inugasan, madali po yan maluto. Yan, so luto na po ang ating 100 pesos ulam challenge. So, 2 putahe po yung nagawa natin. Yan, enough po na po.
So ililipat po natin dito sa ating ano no. Dito po tayo mag-ano. Ayan. Kasi nga sira po yung ano natin. Yung camera kaya dito po na lang po yan. Ayan. Inurong ko na lang po yung pinaglutuan ko. Ayan. So hindi ko na po tinitin yung pansit kasi alam ko po tama na po yung lasa. Abisado ko na po yan. Ayan. So, marami pong nagawa. Nakagawa po ako ng dalawang ulam sa 100 pesos. So, nakatipid na po tayo. Ano po? Ayan. So, nakagawa tayo ng dalawang ulam sa 100 pesos. Yan po. So, sa 100 pesos po natin, nakagawa po tayo ng adobong opo at sayote at pansit. So, sana po, so, at saka, ano po yung pagkakaluto natin? Kumbaga, kung may bisita tayo na ano, yung mabilisan po na luto. Isang kawali lang po yung ginamit po sa lahat, ganyan. Tapos yung pagluto po ng manok, eh, pwede pong ganun na lang. Yung sinahog po natin dito, yung kakaluto eh, kukuha na lang po tayo para sa ihalo natin sa pansit. Yan. So, sana nabigyan ko kayo po ng idea. So, maraming salamat po. So, hanggang sa muli po. Bye-bye!